Mapagpalang araw mga kataba, magluluto tayo ng ating gulay. Gigisa lang natin yung ating gulay. Chop suey ito mga kataba, pero dahil kulang ng ingredients, walang cauliflower, ito tawagin na lang natin siyang ginisa. Ang gulay natin, repolyo, carrots, patatas, wow, ang tagal na naman ng reaction, beans, bell pepper, sayote, nagtunaw ako ng cornstarch, pang slow ano natin, pampalapot ng kaunti, slurry, bawang, sibuyas, konting manok, at hipon. Unahin natin yung ating hipon. Tanggalin lang natin yung konting liquid. Pwede na natin ilagay. Kasi ito lang naman ay ipang iibabaw kung maya-mayang kaunti. Meron tong isda mga kataba, hindi ko na lang ipapakita yung ating hito dahil prito lang naman yun. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagugulay ng pang chop suey dahil laging pakbet, ganun mga gulay ng binibili natin ay mga pampakbet. So yan, balikan natin. Naluto ko na yung ating hipon. Nag-uumpisa na ako mag-isa. Nilagay ko na yung ating pansahog na manok. Fry ko lang yan ng kaunti kanina. Tapos itinatabi ko lang. At inilagay ko naman yung ating bawang sibuyas. Shortcut ko na mga kataba para hindi matagal. Kasi ganun lang naman ang kadali. Sinisimplihan na lang natin. Tapos ito, pagsasabayin ko na. Patatas. Ang ating patatas. At carrots. Dahil medyo matagal umambot. Maglalagay na ako ng ating pampalasa. Ang tinumoto. Paminta, konting salt, luwi natin, takpan natin, oyster sauce, lalahat ko na yung maliit na yan. Sayote, beans, at sabay ko na pati bell pepper. Haluin natin. Sakit yung gulay mga kataba. At konting tubig. Mamaya na yung ating repolyo at slurry. Pakuluan natin ng kaunti. Lagay na natin yung ating slurry at repolyo. Haluin natin. Tinikmang ko to kanina mga kataba, masarap na. Medyo matabang lang ng kaunti pero okay na siya. Kasi ibali lang mag-adjust tayo ng dagdag na salt o pampalasa, wag lang maalat. Yan, pabayaan muna nating maluto. At halos konti na lang. Takpan natin.
Dahil kulang tayo ng cauliflower, ginisang gulay ko na lang yung ating sari-saring gulay. Alam niyo naman mga kataba. At oyster sauce din uli ang ating ipinampampalasa. Yung pinagprituhan natin ng hipon, pinanggisa ko din para mas malasa. Konting manok lang ang inilagay ni Mama Taba dyan. At napakasarap na naman ang ating gulay. Diba, ipinangibabaho ko lang yung ating simpleng hipon. Hindi naman masyadong malalaki yung hipon, mga kataba. Ito para kay mama, kay papa, kay kuya. Ganun lang, mga kataba, ang ating simpleng ginisang gulay. Enjoy, kumain, at maging masaya. Salamat sa panonood! At bye! Ingat, mga kataba!